at bisitahin natin ang Manila. Damang kapanatagan at pagmamahala. Hi, magandang gabi mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Excuse me po. Sorry. Kailan pa ako inuubo-ubo. Anyway, sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan ngayong gabi. Welcome po sa ating regular updating ng sitwasyon ng ating lungsod patungkol sa pandemya or iba pang update, no, na importante sa inyo, lalo na yung mga ayuda na inaasahan ng ating mga kababayan, no? Sa ating pong mga kababayan sa abroad, sa mga immigrants natin na nanonood lagi sa buong mundo at mga OFW, please do share to your friends and loved ones who are living in Manila itong broadcast na ito. Sa ganung paraan ay nakatutulong na kayo na matulungan ng pamahalang lungsod na impormahan as many as possible ng mga batang Maynila. Dahil alam ko naman na katulad ng mga kababayan natin sa Mindanao, sa Visayas, Central Luzon, Northern Luzon, and Southern Luzon, at iba pang bahagi ng Metro Manila, no, may mga kaanak kayo sa Maynila. Now, if you are watching, please share this program to them. Ito po ay programa ng inyong Manila Public Information Office kung saan sa maliit naming kaparaanan, ma-update namin kayo daily. Particularly, no, sa pabago-bagong tema ng mga kwalifikasyon, pabago-bagong alituntunin na bumabagay sa pangangailangan ng ating sitwasyon sa loob ng pandemyang ito. So, gusto namin ang mga batang Maynila, no, in our own little way, ay lagi kayong guided through this. Maswerte lamang merong ganitong medium ngayon sa panahon natin. Bagamat kakaiba tong pandemya to sa buhay natin, pero at least through technology, immediately makakuha kayo ng mga importanteng impormasyon at real time as much as possible. So stay tuned with us, at kung kayo may katanungan sa bawat report na gagawin namin, no, ay please leave your question below, at nandiyan naman si Manila Public Information Chief Julius Leonen na magbabasa ng inyong mga comments, no, para masagot ko sa abot ng aking makakaya yung inyong mga katanungan o gusto nyong kaliwanagan, o, sa mga nangyayari at mga mangyayari, no, at ano ba mga sitwasyon, as much as possible as the father of your city, of our city, no, gusto ko lahat medyo guided, no. Anyway, let me begin now with our COVID situation. Today, we have 325 na bagong impeksyon sa ating lungsod. No? At nalulungkot po tayo at nakikiramay. 10 na namang mga batang Maynila ang sumakabilang buhay o nasawi dulot ng COVID infection. Kaya mga kababayan, no, halos gabi-gabi, araw-araw, no, at lalo na tuwing Biyernes, no, sa Capital Report, pinapaalala ko sa inyo, seryosohin natin ang COVID-19. Huwag na huwag natin ikikipit-balikat ito sapagkat ito'y talaga'y hindi lang makapaminsala sa hanap buhay, hindi lang sa kalusugan, ito'y nagdudulot pa ng kamatayan. Sa 10 pamilya na mga batang Maynila na nauulila ngayon sa kanilang mahal sa buhay, ako po ay nakikiramay sa inyo. No? Bigyan nawa kayo ng Panginoon Diyos ng katatagan, ng kalooban. Mahirap mawalan ng mahal sa buhay. No? Hindi kaila sa inyo. No? Ako po ay ulila na sa magulang. At yung pagkaulila ko'y bago-bago pa lamang noong October 25. So, sariwa pa sa aking isipan na yung pangungulila. No? Kaya pag may pagkakataon kayo, spend more time with your family. No? Muli, ako po ay nakikiramay sa 10 mga batang Maynila na sumakabilang buhay ngayong araw na ito.
Sa kabilang banda, maraming salamat sa Diyos. 312 naman po ang nailigtas na sa tiyak na kamatayan o panganib. No? Maraming salamat sa ating mga doktor at nurses and other medical frontliners in our quarantine facility, in our COVID-19 bed facility sa ospital. Maraming salamat sa mga medical frontliners. O sa inyo naman na 302. No? Kung hindi kalabisan, ay ako po ay humihingi ng tulong sa inyo. Makakatulong kayo sa gobyerno sa pag-share ng inyong experience sa inyong mahal sa buhay, kakilala, kaibigan, kapitbahay, na kung gaano kahirap emotionally, psychologically, and physically ang impeksyon ng COVID-19. By doing so, you are reminding others to be careful. At sana, sa 302, mag-ingat na rin kayo sa susunod. Dahil, hindi po garantisado na hindi kayo magkaka-COVID ulit. It's just a matter of time. Kung magpapabaya kayo. Kaya patuloy ang pag-iingat, no? At pasalamat tayo sa Diyos ay kayo'y ligtas na. Okay? Umabot naman po sa ating swab testing, 109,101 ang ating na-test na libre sa Maynila. At sa Maynila po ay patuloy ang libreng swab RT-PCR testing, the gold standard of testing recognized by DOH and World Health Organization. Okay? So, yan po, kung gusto ninyo, peace of mind, pwede po. Libre po, makukuha nyo ng libre sa Maynila. Lalo naman, siyempre, yung may mga ipinapakitang malasintomas ng COVID-19. O para kayo may katiyakan sa tunay ninyong karamdaman, o libre nyo po yung makakamit sa ating mga ospital at drive-thru sa Luneta. No? Tuloy-tuloy pa rin po yan. Meron bang tanong ang ating mga kababayan? Vaccination. Susunod yung vaccination update. Maganda yung update natin lalo na sa mga second dose. Sa atin namang hospital capacity rate, no, nasa 58% po tayo today. At patuloy na ilang araw na, no, nasa below 65%. Unlike in the past weeks, halos abutin natin yung 80%. Kaya po mahalaga po ito na nire-report sa inyo para na sa ganoon wala kayong kalituhan na yung ating anim na ospital ay maaari pang tumanggap ng mga pasyente ng COVID-19. Ngunit kung kayo naman ay asymptomatic o hindi nyo naman kailangan ng proper care, ang kailangan nyo lang ay ample care, meron pa rin po tayong 37% sa ating occupancy rate sa quarantine facility. Kung wala kayong espasyo sa bahay at nangangamba kayo na baka mahawa ninyo ang inyong asawa, anak, kamag-anak, mahal sa buhay, sa loob ng inyong tahanan, malugod po namin kayong tatanggapin sa ating 15 quarantine facility na naitatag nung nakaraang taon pa. Na siya namang ating napakikinabangan ngayon. Kaya malugod po namin kayong tatanggapin kung sakasakaling gustuhin ninyo sa aming quarantine facility. O kahit papaano, doon ay maiiwas natin ang impeksyon ng inyong mga mahal sa buhay. Eh may chicha, may internet pa, no? Paminsan-minsan, meron naman din tayo doon mga medical professional. At least monitor you. At kung sakaling kakailangan ninyo ng proper care o proper health care, no, ito yung may mga ibang gamit, no, pwede namin kayong i-elevate sa ating mga anim na ospital. Okay, so kung wala kayong tanong sa ating COVID infection, then we'll go now to our vaccination. Mga kababayan, bukas po ay ang ating ikawalong araw na walang bakunahan. Buti na po ang malinaw, no?
Ay, wala pa rin ho tayong bakuna. Alam ko po, may nabalitaan na kayo na dumating sa bansa na bakuna. Ngunit hanggang ngayon ay wala pang ipinagkakaloob sa lungsod ng Maynila, no? At I think 5 days na nasa kanila yung bakuna. Ngunit wala pa hong naibibigay sa amin. Just so you know. And at least, alam nyo lamang, no? So wala tayong first dose. At kung meron man tayo nababalitaan na panakanaka na first dose vaccination ay yung mga natira nating kakaunti ay siya namang inalay natin sa ating mga kapuspalad na mamamayan na siya, sila ay physically challenged o mga bedridden members of our city, no, or our society, no, yung ating mga kababayan bedridden. Tuloy-tuloy pa rin ang home service ng ating mga Manila Health Department. Ngayon naman, mga kababayan, ay bukas, no, bukas, sa mga babakunahan muli, o yan, ha, importante lang po, no, ha, yung kaninang diniskurso ko ay walang first dose vaccination kasi wala tayong bakuna. Ngunit, sa kabilang banda, bukas, no, meron tayong bakunahan. No, at malaki po ito. Humigit kumulang 6,000 ang babakunahan bukas na A1, A2, at A3 for second dose. At nasa inyong mga screen, kung saan kayo komportable, ang inisip po ng Maynila, no, dahil pareho naman ng botelya ng Sinovac, yung ibabakuna sa inyo, inisip namin, no, kahit saan kayo magpabakuna dyan sa mga nakatalang 12 vaccination site, no, o kung saan kayo komportable o malapit sa trabaho ninyo, no, you don't have to go, alimbawa po, kwentuhan lang naman, ano, alimbawa lang, mga senaryo. Nagpabakuna kayo nung una sa Isabelo de los Reyes sa Tondo. Ngunit bukas, kayo'y nasa trabaho sa, pagpalagay natin, dulot-dulo, Santa Ana. O, wag na kayong magtungo sa Isabelo. Pwede na kayo magtungo sa Santa Ana Elementary School. O, ibig sabihin, malapit lang. Opo, dahil yung ginawa nating Manila COVID-19 vaccine.ph ay marerecognize ang inyong pangalan saan mang dako ng Pilipinas, dako ng Maynila, no? Kung saan man tayo magbabakuna, yung inyong second dose ay makikita po ang inyong data, no? So yun po yung sinimplified natin yung sistema kasi naawa naman ako doon sa yung meron kasi kaming mga data na iilan. Naawa naman ako dahil yung iba hindi makapag second dose sa mga nakarang araw, no, dahil meron silang trabaho. Alam niyo mga kababayan, mahirap husgahan ang tao. Kung ako lagi ang tatanungin niyo, ang sasabihin ko lagi, drop everything. Itigil lang lahat, tumungo sa bakunahan. Lalo na kung second dose. Sayang kasi, katulad ng kwento ko kanina, ilang araw na tayong walang bakunahan ng first dose. Kaya once yung mga na-pre-register, nakatanggap kayo ng message na magbabakuna na, go. Ngunit, bilang pang-unawa sa sitwasyon ng tao at sa hirap ng buhay ngayon, siyempre, hindi mo naman mahusgahan ng ibang tao na nangingibabaw sa kanila yung kanilang kikitain 500 plus pesos dahil sila may pasok. Tama po. Na, ano ko po yan, siyempre, mahirap. Mahirap talaga ang buhay ngayon. Kaya kung bakit, nagbigay ako ng halimbawa na baka kasi nung nagkabakunahan ng first dose ay malapit sa bahay mo at wala kang pasok noon. Ngunit tumama ang second dose mo sa malayo ka na lugar at may trabaho ka.
So maaari ka lang umiskerda ng kaunti, eh, siguro magiging maunaway naman ang amo o mga employer ninyo na kayo pupunta saglit sa bakunahan for second dose. Anyway, it will serve their purpose. Oh, at ng inyong mga kasama. Mas maraming nabakunahan, mas maraming protektado. Oh, di ho ba? Oh, ngayon, kung meron kayong tanong, may ikukwento pa ako mamaya kung may darating na bakuna bukas. Okay. Okay. Mayor, tomorrow po yung schedule ng second dose ko. Usually po ba, Mayor, hanggang anong oras po ito? Yan. Usually hanggang anong oras? Ay, minsan po, inaabot kami ng gabi. Minsan po. Kasi ang katwiran namin, ang bilin namin kay Dr. Fox Pangan at mga staff natin, nasasabi ko, yung vaccination should be faster than the infection. So once we have vaccine, we deploy immediately and we reach as many as possible as soon as possible. So, kaya kuminsan, kung kayo'y regular na nanonood dito, mapapansin ninyo, kapag may bakunahan, minsan nakakaunti. Ha, kakaunti na vaccination site, no? Ay minsan may nilalagay kami ng number of doses. Pero minsan, wala kami nilalagay at malaki ang vaccination. Ibig sabihin, maraming vaccination site. Ibig sabihin, maraming bakuna. O, kaya kayang umabot minsan ng gabi. At the same manner, of course, we would wait for you until at least 6 o'clock ng gabi. No? Kasi maaga silang nagde-deploy. Next question po, Mayor, from Susan David Obando. Yorm, if we miss tomorrow's second dose vaccination, when is the next? Okay, that is a very good question and point, no? Kasi may nangyari yan sa nagdaan. Kung may vaccination, which is sa 29, meron din, pwede pa rin kayo pumunta. In fact, basta po ako, basta lagi ko pong payo, ito naman, sa 29, no? Baka malito na ang tao, ha? Tomorrow muna ipakita ninyo. Yung tomorrow muna. Yung 28 muna, baka malito ang tao eh. Lalo na yung kaka-tune in lang. Yan. So kung mamimiss nyo yung bukas, at kung merong 29 na aking sasabihin mamaya, para ma-prepare na kayo, makapag-gayak ba? Makapaghanda. Katulad nitong ginawa namin ngayon, na pilastada namin sa aming screen, ay siya rin namin pilastada kahapon. Di ba? Para mabigyan kayo ng lead time. At marami nang na-text sa inyo. In fact, ako kasi kasama ako sa tine-text. Regularly kasama ako doon sa messaging. Kaya alam ko kung ako'y babakunahan na o no second dose. At para malaman ko kung tumatakbo yung sistema. Now, given a chance, ito yung another avenue. Kaya inaatasan ko lagi si Dr. Lay Lacuna, Counselor Lay Lacuna, at saka si Director Romy Bagay na makipag-coordinate sa mga barangay, at ang mga barangay may mga PA system, at ang mga barangay may kanya-kanya rin pages or Facebook account para ma-share na ma-share na ma-share at mas marami tayong ma-informa. Kung na-miss mo bukas, kung may 29, tumungo ka. Kung may 30, tumungo ka. Kung wala, mag-aantabay ka nung susunod na may second dose at pwede ka naming isabay doon. Okay, next question po from Joanna Ebora. Second dose ko po bukas, Yorme. Ang tanong ko lang po kung pwede pa rin po ako magpabakuna. Katatapos ko lang po magka-COVID. March 31 po ako nabakunahan. April 17 po ako nagka-COVID. Pero ngayon po, negative na po ako. Okay, that's good news. That's a very good question. In fact, that question was thrown to us the other night. May bago po nung April 8, may bago pong pinalabas ang DOH, no, na guidelines. Ang sinasabi doon, kapag ikay nabakunahan ng una at nagkaroon ka pa rin ng COVID after mo mabakunahan, maari ka ng bakunahan pag galing mo sa COVID-19 ng second dose. Ibig sabihin, hindi mo uulitin. No, hindi mo uulitin. And I'm happy for you asking that question, it seems that you are okay. Na nakaligtas ka sa COVID-19. Salamat sa Diyos. But then again,
straight answer. Napakunahan ka na, nagka-COVID ka, gumaling ka, pwede ka pa rin mag-second dose. Another question. Ako na po magtatanong, baka may magtanong sa inyo nito. Yorme, nagka-COVID ako. Gumaling na ako. Pwede ba akong bakunahan agad? Pwede rin po. Ayon sa DOH. Pwede po. Nang first dose. Tapos, antabay tayo ulit ng 28 days para sa iyong second dose. Kung sino ba. At kung ibang product, sasabihin namin sa inyo kung ilang linggo ang hihintahin. No? Katulad ng AstraZeneca, 12 weeks over. 10-12 weeks or over than that, okay pa rin kayo for AstraZeneca. Okay, another question po from yes. Facebook user Roy Lat. Good evening, Yorme. Paano po kapag mali po ang spelling ng middle name ko sa vaccine passport at tomorrow po yung second dose schedule ko, kaya po ba i-edit yun ng encoder bukas? Yes. Actually, ang balita ko, si Julius ay binigyan ng access nila Israel. Yes po. Oo, ganito ha. Maganda tong ano na to. Dahil mayroong mga ilan na nagkamali ng encoding. Oo. Magre-request lang kayo kay Julius. Julius will have an access to your data para makorek. Tama po yung tanong ninyo. Dahil later on, kapag fully vaccinated ka, in fact, kahit hindi, may ID ka na. Pero doon sa ID mo na yun, makikita mo kailan ka first dose, second dose, sino nagbakuna, at yung lot number na second dose. So itong vaccination card mo na virtual, mawala mo man ito anytime sa internet, sa manilacovid19vaccine.ph, pwede mo siyang i-download. At nandun lahat ng detalye ng iyong bakuna. Pwede yun. So, inatasan ka na, no? Yes po. We will... Wow, ayan, no? Kita nyo. O, ito, official po ito, ha? Ang ating si Hani Bakuna. Hindi po, biro lang. Vice Mayor Hani Lakuna. Tawag ko sa kanya ngayon, Hani Bakuna, dahil bakuna siya ng bakuna talaga. Ayan, no? She's really doing her job. Excelling. Ayan na sila. O, yung kanyang ex-boyfriend. O, na si Arnold Pangan, director ng MHD. Ex-boyfriend niya yan. Kasi asawa niya na. O, kita nyo, yan o. O, si Dr. Padilla. O, at tingnan nyo po sila, o, mga kababayan. O. Tingnan nyo. Ayan, o. Kompleto na sila. O, yan yung official ID nila. O, tapos yung QR code. O, yan, si Director Arnel ng MDRRMO. So, ayan po ang magiging itsura niyan. No? O, yung sa akin, isa pa lang eh. O, isa pa lang yung akin. Kasi nag-aantabay pa ako ng aking due date, which is first week pa ng May. No? Okay. Regarding po sa encoding po, we will issue an advisory po later sa Facebook page nyo po and sa PIO announcing na may email address po kami na nilaunch. This is vaccineinfo@manila.gov.ph. Yeah. For those who want to correct their information, ipadala lang po sa email address na yon together with a valid ID to prove na tama po yung ano. Yan. Ang gagawin nyo, mga kababayan, yung valid ID, no? Picturean nyo lang ID ninyo. O, send nyo doon sa email na sasabihin ng MPIO, we will attend to it. No? Okay. Next question. Okay. Mayor, from Stanley Lim. Hi, Mayor. Paano po yung AstraZeneca na vaccine? Yung second dose po nila. May nakatabi po bang second dose for AstraZeneca? Wala po. At ginarantiyan po tayo ng national government through DOH na may darating sa Mayo at Hunyo for your second dose. Ano naman po yun? Ang sabi nila, 12 weeks from the first dose at least. Oy, tingin ko abot sila. I'm always optimistic. That's the only thing that we have nowadays. Hope and optimism. Natatawa si Julius. Kasi alam ni Julius nangyayari sa Oblo eh. But, you know, kahit ano pa man, laban tayo mga batang Maynila. Ha? Kapit lang, walang bibitaw. We will be there for you. Okay, so okay. Far, yun po yung mga vaccine-related okay. Questions natin. Oh, sige. At ayun po ha, mga kababayan. So tomorrow, pakita mo ulit para sa mga bago lang na nakapasok. Yan, please ha, makisuyo lang, share this. Share nyo itong
para mas marami tayong ma-reach. Okay? Ma-inform. For that matter. Okay? Now, going again to vaccination. No? After this, meron din tayo ng April 29. Oh, yan. Pinagpapauna ko na. Oh, pakita mo naman yung April 29. Oh, ano nakalagay? Magbabasa po tayo, ha? Oh, second dose pa rin. Oh, ngayon, second dose, Yorme, eh bakit hanggang ngayon wala pa rin kayong bakuna o allotment? Oh, ganito po. To be honest with you, this afternoon, we were informed. Ito po, ha? We were informed by DOH, ha? Na ang Maynila, sa 1 million mahigit pang babakunahan, no, ay makakatanggap out of 500,000 doses, ay makatatanggap po ng 4,800 doses. Okay. At i-divide natin yan sa pangalawa, sa dalawa. So, meron tayong pwedeng mabakunahan na 2,400 doses. No? Or individual, sorry. 2,400 individuals. Okay. Kung sakali, kaya lagi kayo manonood dito, ha? Mga kababae, lagi dito kayo kumuha ng impormasyon para hindi kayo malilito. Anyway, regularly, nagpo-post naman kami ng mga updates. Kung sakaling dumating bukas yung bakuna, no? Kung sakaling dumating bukas yung bakuna, i-deploy natin siya ng 29. Kasi yun ang kompromiso ko sa inyo. Ngunit, no? Ngunit, ito po ay 2,400 lang. Kung halimbawa, ito po yung bakunahan natin for second dose, most likely, dyan din ang bakunahan natin ng first dose. Para mas kumbinyente sa inyo. Dahil alam ko naman, familiar na kayo sa mga lugar na yan. So, darating ang oras sa Maynila, ang isang lugar ay sabay na babakunahan ang second dose at first dose. Kaya lamang, siyempre, mas mabilis ang pila ng second dose. No? Mas mabilis po yun, yung pila na yun. No? Kasi, sa first dose, ay para yakapin natin ang yakapin ng lahat, no? Ay pwedeng yung mga walk-in. No? Tinatanggap natin yon. Wala tayong tinataboy. In fact, gusto ko nga, nagpupunta kayo sa bakunahan hanggat meron tayo. So, ipaliliwanag namin yan bukas, pero ipinagpauna ko na. Kasi, nakatanggap tayo ng message na may darating daw bukas na 4,800 na share ang Manila sa 500,000 dumating noong nakaraang linggo. No? At yun namang i-deploy natin sa 29 on top of our second dose vaccination. Ngayon, sino-sino na naman yan na babakunahan sa first dose? Ayon sa alituntunin pa rin na umiiral ngayon, no? Ay yung A1, A2, and A3. Paliliwanag namin yan ulit bukas. Pero pinagpapauna ko na, no? Para kahit pa paano makapagandahan na kayo kasi, well, totoo, ayoko kayong uma-absent sa trabaho dahil sayang yung kita. Pero, looking at differently, mas magandang protektado kayo. Opo. No? Okay, may tanong pa? Vaccine-related, okay na po tayo. Okay na tayo. Okay. So, tapos na tayo sa bakuna. Ito naman po tayo. Babatiin ko lang ang mga taga Santa Ana Hospital ng kanilang anniversary, 11th anniversary. At siyempre, yung mga taga Gat Andres Bonifacio Hospital. Ha? O, happy anniversary rin sa mga taga Gat. Ha? Naku, maraming salamat sa ating mga doktor, nurses, and other medical frontliners. O, parehong anniversary ng dalawa nating hospital na yan. No? Ang bilis ng panahon, Julius. Alam mo, ha? History will judge us. 11 years ago, si-share ko lang sa inyo mga kababayan, lalo na yung mga taga Santa Ana, no? Taga Santa Ana. Pinangarap ko talaga magtayo ng ospital sa Santa Ana.
Kinausap ko si dating konsehal Dennis Lacuna to author an ordinance. At nagkausap kami noon, sumalangit na ang kaluluwa ni dating Mayor Alfredo Lim, no? At siya naman, o nagawa namin ng batas, o siya namang inimplement ni Mayor Lim, no? At natatag ang Santa Ana Hospital. O yan po ang kasaysayan niyan. Ang dati pong pangarap ko pa, o na maging 5-story, no? 5-story fully air condition. But nung the course of plano, naging 10-story regular ano na lamang. Pero marami ring air-conditioned room, no? But be that as it may, that was 11 years ago. Kalahay mo, bilis ng panahon, ano? No. Ayan lang. Sumalangit nawa ang kaluluwa ng ating dating mayor, Alfredo Lim. Ito isa sa mga alaala niya sa atin. Masaya lamang ako para sa inyo, mga taga Santa Ana, taga 6th District na nakapagtatag ng ospital dyan. O siya naman ngayon ginagawa natin yung bagong kauna-unang local government hospital owned, no? Yung bagong ospital ng Maynila. I-update namin kayo dyan mga ilang araw na kung nasaan na ngayon. Ang taas na po. O, kahit pandemya, tuloy-tuloy. So anyway, happy anniversary Santa Ana and sa Gat Andres Bonifacio Hospital na siya rin pinagawa ni dating Mayor Alfredo S. Lim. No? Ngayon, mga kababayan, binigyan po ng Department of Health license to operate rapid HIV diagnostic algorithm ang testing lab ng Santa Ana. Pabigat ng pabigat ang Santa Ana. Pataas ang pataas. Ha? Congratulations, ha, Dr. Padilla. May isa akong pandoktorang paborito dyan, may tattoo dito eh. Sa laboratorio, magaling din yun, matapang din yun. Hindi rin sumusuko sa virus yun eh. O, bukod kay Dr. Siscon, no? Meron pang isa dyan, no? Nasa laboratory. Eh, paala. Na naibigay sa atin para sa mga kababayan nating may HIV. O yan po, ha? So, meron na lang takbuhan para sa kanila. Tuloy-tuloy lang. So, okay. Now, bago tayo tumungo dito sa mga ayuda at cake, nako, habang kasagsagan ng pandemya, ako po'y proud na proud, no? Bilang alkalde ninyo. O, sa ating, bagamat maraming pagsubok sa pag-aaral, patuloy na nagbibigay ng karangalan sa lungsod ng Maynila at sa ating ito po, babatiin ko lang ha, Champion and Spotlight Awardee National Design Innovation Contest Maxim Integrated ang Team Heisenberg. Ayan sila. Ayan, mga scholar ng bayan. Ayan, mga isko ng pamantasan. Congratulations sa President Leyco at sa mga teacher ng mga batang ito. Si May Rick Credo, Ron Joaquin Cuenco, Arjen Marie Arsenio, Rolison Joshua Tabuyan, and Michael Buenviaje. Ayan po. For developing the voice-controlled ultraviolet sterilization robot for disinfection with monitoring features. Congratulations, mga isko ng Maynila. Scholar eh. Nataon lang sa pangalan ko yun. Pero scholar talaga ang tawag sa mga isko sa UP, PUP, at iba pang mga State University in this case, ito po, city-owned pamantasan lungsod ng Maynila. So, sa teacher ng mga estudyanteng ito, ay congratulations. Sa mga magulang, nako, Diyos ko. Tatango siguro ng ilong ng mga magulang nito. I'm proud of you, being a parent, of course. And to those students who gave pride despite of this pandemic, ang daming challenges, ayun,
nag-excel pa rin yung team Heisenberg. Congratulations, mga tagapamantasan lungsod ng Maynila. Oh, wala bang palakpak dyan? Wala. Ayun! Malaman to, katext na naman to yung jowa niya eh. Ay, galaw-galaw pag may time.